Ilang bayan at lungsod ang lubog sa baha bunsod ng masamang panahon. Kabilang dyan ang Cotabato City na isinailalim na sa state of calamity. Ang mainit na balita, hatid ni Ian Cruz. Halos 2 linggo ng lubog sa baha ang 25 barangay sa Cotabato City dahil sa ulan. Mahigit 19,000 pamilya apektado at maraming pananim at ari-arian na ang napinsala. Kaya naman isinailalim na ang Cotabato City sa state of calamity. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang umapaw na Rio Grande River ang sanhi ng pagbaha dahil ang lungsod ang nagsisilbing sahuran ng tubig mula sa Maguindanao, North Cotabato at Sultan Kudarat. Sa Hagonoy, Bulacan, lubog din sa baha ang ilang barangay, kaya ang ilang residente kanya-kanyang hakot ng gamit para makalikas. Ang ilang may negosyo apektado, gaya na lang ng lugawang ito at isang vulcanizing shop. Sa kabila naman ng sakit na pwedeng makuha sa baha, ang mga batang ito tuwang-tuwa pa sa pagtatampisaw sa baha. Sa Dagupan City, 6 na barangay ang binaha bunsod ng pag-ulan. Pumasok na rin ang baha sa ilang bahay. Pagka bumaba ang tide, saka ko iniisa-isang kwan. Pulutin. Pulutin ang basura. Sa Vintar, Ilocos Norte, dumiskarte sa paggamit ng balsa ang mga residente para makatawid sa ilog. Nasira na kasi ang kanilang footbridge. Maging ang mga tricycle at motorsiklo, ikinakarga na rin sa balsa para makapunta sa kabilang bayan. Sa Bataan, isang cargo vessel mula Cebu ang sumadsad sa bahagi ng Mariveles. Ayon sa Coast Guard Bataan, bunsod ito ng malalakas na alon, hangin at zero visibility sa dagat. Ligtas naman ang crew ng barko. May butas daw ang barko pero hindi naman daw ito lulubog dahil nasa mababaw na lugar. Ian Cruz, GMA News.